Mahirap ba ang buhay ng isang nurse dito sa UK? Ang sagot dyan, simple. Oo naman. Hi, Manong George here. Ikaw ba ay nahihirapan mag-ipon? Maraming gastusin. At minsan naghahanap ka ng ekstra pera. Naghahanap ka ng paluwagan pero wala kang kakilala. Well, today, let me introduce you to Bloom Money. Ano ba ang Bloom Money? Simple. Online paluwagan. Online paluwagan whereas hindi ka na nila pahihirapan pa na kung sino bang maghahawak ng pera, wala nang habulan, at wala na rin puntahan sa bahay katukan para mag-exchange ng pera. Everything is done online. And it's free on your first month when you use our code PINOY. That's PINOY. Yung safety ng pera, yung process na mabilis, guaranteed yan na Bloom Money. So, kung gusto mong itry ang online paluwagan, then go to Bloom Money. Bakit naman oo naman? Grabe naman si Manong George. Todo-todo, walang filter. Talagang, masama daw ang lagay. Hindi naman. Hindi naman ganun. Pero let me give you some context. Ano? Ang UK, unang problema dyan, mahal ang cost of living. You know? Most of our money would go sa accommodation costs pa lang. Bukod dyan, andyan din yung medyo, sabi nga nila, mahal ang cost ng visa. Kasi renewal ng visa mo as a nurse, ikaw ang magbabayad yan. So, dagdag yan sa pagdating pa ng ILR or independent leave to remain, parang residency, and then lastly, meron pa nung citizenship. Why do I even... Bukod dyan, ano pang mahirap? Mabigat ang trabaho, meron dyang homesickness, weather, napakarami, napakahaba. Nami kung pwedeng sabihin dito, kulang ang video na to. Teka lang, Manong George, saan mo ba nakukuha yan? Saan ba yung mga chismis na yan? Well, hindi po to chismis. If you don't know, we have a community on Facebook. We have about 42,000 members. Kaya kung kayo ay papunta ng UK or nagbabalak pa lang, why not join us para makita ninyo? And you can be involved sa ating mga topics at usapan. And by the way, we have a website, Filipino UK Nurse. Now, balik sa topic. Sinabi ko talaga nga kanina, no, mahirap mag ang buhay ng isang nurse dito sa UK. Pero bago ko i-share kung ano naman yung tingin ko, no, kung ano yung sa buhay ko, ay gusto ko lang din sabihin, marami din naman positives para dito sa mga, well, kung gusto mo mag-nurse dito sa UK, no? Una dyan, marami na kami na interview na that did really well with their careers. Pwedeng halimbawa, in 1 or 2 years, they've jumped 2 places higher. Marami tayong na-interview from mga bago or yung matagal na na yumaman dito sa UK. Marami rin din tayo na interview na dito sa UK nakapagpundar kagad sila ng kanilang sariling bahay. The list goes on and on. Depende yan kung paano mo i-define ang success. Talking about success kasi mahirap din yan i-define. Pero ngayon kasi with the age of social media, madaling maniwala na halimbawa ang success eh meron kang magandang bahay, magarang kotse, maraming pera. And hindi mo mabiiwasan yan, lalo na kung isa kang OFW or isa kang nurse na darating na sa UK na yun din ang aspirations mo. Pero bigyan ko kayo ng aking sariling take and I will share with you my personal journey. So, isa-isahin natin, nasabi ko, di ba, ano ba yung mga parang hallmarks kung ano yung success? Well, isa sa mga hallmarks ng success is bahay. Well, personally, ako, nung dumating ako dito sa UK, mahal na rin ang flat relative sa sweldo namin, ang entry, no? And for 5 years, I shared a room with the editor of this video. Ayan, si Philip. Nandun siya sa likod. Maring nakita niyo na siya sa iba naming videos. Oo, 5 years. Magkasama kami ng kwarto. And then, nung naghiwa-hiwalay na kami kasi eventually nagkaroon na kami ng sarili-sarili naming pamilya, personally ako, I'm never afforded a mortgage until our 9th year. So,
if you look at that, hindi lahat din, well, taking on my own story, you know, hindi ang hirap kung ako, I compared myself with everyone. Kasi meron kaming kabatch noon, cohort na ang tawag ngayon, no? Kabatch ko noon, bago kami mag-INR or right on INR, may bahay na sila, di ba? So parang nakaka-dishearten. Pero what you have to remember is our journey is all iba-iba, no? You run your own race, sabi nga nila. And when you wake up in the morning, you think about whether ako ba victim o ako, I'll try my best today. Kasi madali lang yun eh. Pag sinabi mo lang, talo na naman ako, masakit na naman likod ko, mahirap buhay. Mahirap talaga buhay. Pero if you're doing something about it, then you're in control, di ba? And personally, yun nga ang nangyari sa akin. I wouldn't say na hindi ko naramdaman na at one point, sabihin ko, ganda sa UK, saya-saya ko sa UK. No, naramdaman ko rin yun. Kaya nga sabi ko kanina, I'm very honest with you, mahirap ang buhay sa UK, lalo na kung bago ka pa lang. Pero ang tanong ko sa'yo, kung pumunta ka man sa Dubai, pumunta ka man sa Saudi, pumunta ka man sa US or Australia or New Zealand or even Germany, kahit saan pa, the mere fact na mag-a-abroad ka, madali ba ang mag-iaabutan mong buhay doon? Madali ba ang trabaho ng nurse kahit saan? Diba? So, ayan. So, ang gusto ko lang sabihin dito, lalo na yung message na to is really, hopefully, this would really hit home para sa mga bago or parating pa lang or kahit nandun yung medyo matagal na nawawalan ng pag-asa, no? UK is just like anywhere else, you know? The grass is not necessarily greener on the other side. But where you plant your feet, where you stand, that grass can be green as long as you tend to it. Means you might have to water it, you might have to clean it up, take off the weeds, di ba? Ganun lang yun. Help yourself to be better para wherever you are, you'll do well. Ayan po, sana meron kayong nakuha sa ating episode today. And if again, you want to engage with us, lalo na sa community natin, we have our website, filipinouknurse.com, and we also have our Facebook group na kung saan 42,000 na ang ating members. Sali kayo sa Filipino UK Nurses Community, head down to Facebook. And for everything nursing, Filipino life in the UK, always remember, Manong Knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best.